Hello and welcome back to Fun with Plants. So for today's video, magkakaroon po tayo ng second unboxing ng mga plants in order ko from Equagenera. So this time, medyo yung mga dream plants natin andito. Hopefully, dumating siya ng kompleto. Okay? So, stay tuned at sandali lang po ito. Buksan ko lang muna itong box. Ha? So ito na, buksan ko yung box natin at meron siyang invoice sa loob. So, ano yung mga in-order natin? So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plants na in-order. So, meron tayong dalawang anthuriums, isang monstera, at apat na philodendrons. Okay? So, wag natin patagalin. Buksan natin. So, usually, yung Equagenera, may chance ka lang bumili mga twice a year lang dahil meron lang silang show dito sa Japan. So, kailangan i-grab mo opportunity, lalo na pag nagsisale sila online. So yung unang-una nating halaman is, itong ating Monstera obliqua Peru. Mukhang natutuno na siya. Pero tingnan natin, buksan natin. Bakit? Naka-plastic kasi. Amoy dahil. So yung una po natin halaman is, mukhang natunaw na siya talaga. Now. So natanggal po yung ating mga dahon. Natin magawa. Laglag po ang ating mga dahon. Ganda pa naman, sayang. Tabi mo natin yan. Sumayin tayo, hindi siya maganda sa shipment kasi nga. Pero, ayan, natunaw siya. Sana mabuhay pa ulit. Ayan siya, tingnan yung tsura. Maganda naman yung kanyang mga ugat. So, Monstera obliqua Peru. Sana mabuhay natin. So, marami siya. Mga limang dahon yung natanggal. Sayang. So, hindi ko na siya bubuksan dahil kailangan ko siya ilagay sa tubig. Pati yung mga bagong dahon niya, ay natanggal na naman yung bagong dahon. Sayang. Mali sila, dapat nila pina-plastic. Hopefully, mabuhay natin. So, wala tayong magawa. So, ito po yung ating Monstera obliqua Peru. Okay? Let's go na tayo. Punta na tayo sa next plant natin. So, yung next plant natin is Philodendron gloriosum. So, in-order ko sila, malaki pero mukhang maliit lang yung bigay sa atin. So, ito po siya. Yung ating Philodendron gloriosum. Okay. So, meron siyang tatlong ugat at meron siyang tatlong dahon at meron siyang isang bagong dahon na papalabas. Okay? So, buksan natin ito. Ganda. Grabe. Yung obliqua pero sana mabuhay ko siya. Pero usually, yung Equagenera naman, pagka hindi maganda yung itsura ng halaman pag dumating sa'yo, for example, hindi mo talaga natunaw siya o namatay, usually, nilipad naman na yung binayad mo. So, medyo okay lang din. Pero siyempre, gusto mong buhayin. Okay? So, ito po yung ating Philodendron gloriosum. So, ito yung unang-una kong gloriosum. Okay.
Yun niyo po, guys. Wow. Maganda siya. Kaya lang medyo medium size siya. Kasi binili ko 'to ano siya eh, a sale online. So ganda, grabe. So ito yung unang-una kong Philodendron Gloriosum. I'm so excited. Okay. So yan po siya. Maganda po yung kanyang root system at meron po siyang bagong dahon na papalabas. Okay. So okay, ito na po yung ating Philodendron Gloriosum. Okay, next plant na po tayo. Yung next plant natin is ito po yung isa sa gustong-gusto ko, yung ating Anthurium ang ating King Anthurium. Anthurium, ayan po yung pala niya, Anthurium Vecchiae type. Okay, ganda rin niya. Isa sa dream plant ko. Hindi ko kinuha original kasi medyo hindi ko type yung dahon. So ito yung mas gusto ko, yung dahon niya. Kung may kita nyo, ang dami niyang dahon at mukhang maganda naman yung kanyang. Usually ang Anthurium kasi matibay siya lalo sa shipment. Unlike sa Philodendron, usually ang Philodendron natutunaw yan. So ang Anthurium usually, subok ko na yan. Pag Anthurium usually, matibay siya sa shipping. So ito po yung ating Anthurium. Ang ganda. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6 na dahon. 6 na dahons pala. Anime. Marami. Plural eh. So yan po yung ating Anthurium Vecchiae type. Ano pa yun? Anthurium Vecchiae type. Vecchiae Galiwa. Ang galing. Ang ganda. Ganda ang dahon niyo. Parang plastic. Wala ba siya mga... Baka meron siya mga hayop. Check muna natin. Wala naman. So yan po guys. Ang ating Anthurium Vecchiae type. Okay? Next plant na po tayo para hindi po tayo matumagal. So yung next plant po natin is... Naninilaw-nilaw. Parang ngipin na hindi nag-toothbrush. So yung next plant po natin is yung ating pong Philodendron Luxurians. Ayan po yung pangalan niya. Okay. So mukhang yung isang yung dahon is yellow na. So usually pag Philodendron talaga mahina sa shipping yan. So at least tanggap ko na yan. Okay. So yung Anthurium talaga matibay sa shipping yan. So, ito po. Isang po natin. So, ito po yung ating Philodendron. Ano yan? Philodendron Luxuriants. So, kung makikita nyo po, maganda yung dahon niya. Kaya lang, talagang sa shipping talaga, hindi siya masyado matibay. So, itong dahon na to mukhang magpabaybay na to. Usually pag bumibili ka sa Ecogenera pag sale, hindi nila binibigay maganda mga halaman. So pero bali. So tingin ko magpapaalam na itong isa natin dahon. Sayang, ganda pa naman. Pero meron naman siyang ewan kung bagong dahon pa inalalabas. Tingnan. Okay? So ang ganda ng kanyang sanga. Ito niyo. Ating Philodendron Luxuriants. Okay, next plant na tayo. Next plant po natin ay ito pong ating Philodendron Pastazanum. So ito, first time ko lang din bumili nito. Mukhang maganda siya. Ang po itsura niya. Ito natin. Oh.
building. Ito medyo malaki. So ito po yung ating philodendron, philodendron pagsaganum. Ito po yung tsura niya. Maganda rin siya, kaya lang philodendron kasi medyo mahina sa sipin, medyo luntoy na siya. Ito yan po yung tsura niya. Maganda siya. Tignan natin kung tatagal siya. Okay. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5 na dahon. Wish me luck na mabuhay natin na maayos, okay? Next plant na po tayo. So, yung next plant po natin ay ang Philodendron Plumaniae. So, yun po yung tura niya. Ganda. Naka-excite talaga pagka pag-aga ng Pasko. Simula nung nag-alaga ako ng halaman, umayat na ako. Wala nang pambili ng pagkain. Okay. So ito po yung ating Philodendron Plumaniae. Ito maganda. Maganda oh. Ito po yung isa pa niya. Meron siya isa, dalawang dahon. At meron siyang pausbong na isa pa. Okay, mukhang wala na yata. Mukhang namatay. Natunaw yata. So ito po yung ating Philodendron Pasasanum. So makikita mo meron siyang mga silver-silver dyan sa dahon. Ang ganda niya. Tapos yung kanyang sanga, meron siya mga ang tawag dyan, hindi ko alam. So ito nung po yung ating Philodendron Pasasanum, ay hindi, Philodendron Plumaniae. Okay, at yung ating pong last plant ay ang aking dream plant. So fun facts, ang tawag po sa mga matatanda rito na lalaki sa Japan ay Gigi. Ewan kong bakit. Sa atin, alam ko Gigi, galunggong yun. So ito po yung ating next plant is yung pong ating Anthurium Anthurium nigloraminum Gigi. Ito yung kanyang pangalan. Okay. So isa po sa ito po talaga yung wish plant ko. So hindi na ako bibili ng halaman, promise. Dahil wala na akong pambili. Ang ganda. OMG. Oh my Gigi. Guys, kaya lang medyo biyak yung halaman, yung dahon dito na po. Nabiyak, ewan ko. Sino kasalanan niya? Pero tingnan niyo naman. Ang ganda. Ano siya? Medyo makapal yung dahon niya. Tapos, yung kulay niya kasi ang ganda. Talagang maitim. Diba? Welcome to the dark side. Yan, tingnan niyo naman. Tapos shiny siya. Ganda oh. Ito po ang Anthurium. Ano pa yan? Hindi ko makalim. Hindi ko matandaan. Anthurium nigrolaminum Gigi. In short, Gigi lang tawag niya. Anthurium Gigi. Diba? Inggit tong aking Anthurium luxuria. Sana inggit siya oh. Maganda ka rin. Tumigil ka. Ito mo oh. Ang ganda oh.
So hindi ko na papatagal yung ating video. So kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, subscribe lang po at mag-update po ako anong mangyayari doon sa mga halaman in order ko from Equagenera. So kung magkaroon po tayo ng kaalaman kung maganda ba mag-import ng mga halaman or risky. But ang akin assure na yung Equagenera naman, kasi pag once na yung halaman mo hindi maganda yung naging itsura, pwede mong padala yung pictures mo. So kung ano nangyayari, so yung daily update mo sila, tapos kung halimbawa talagang natuno talaga lahat ng dahon, they usually reimburse yung mga binayad mo. Kasi syempre, lalo na pag sa philodendron, ang philodendron kasi is napakahina niya pag sa seeping. So usually ang in-order ko talaga mga anthurium. Ito sa kanila ko rin in-order itong aking anthurium luxuriance na nagkaroon siya ng iba't ibang dahon. So nasanay siya sa climate sa Japan. So ito na po. So see you guys. Sana wish me luck na mabuhay ko to, and don't forget to subscribe. See you again. Bye.